siguro ang gusto lang munang gawin ng next Playcubers dito, even though na sila yung dapat yung early game damage, eh medyo na-e-able sila, no? Pwede nilang ibigay muna itong first 5 minutes siguro sa Echo Proud and lumaban pagdating ng mid part, kasi alam nila na bababa rin naman yung damage si Zelda, pero babagsak itong si James sa pagkakataon na yon. So they're trying to respond from team fights kasi mismo lang ng Echo Proud. Dito natin nakikita ang communication ng Echo Proud on the macro capability across the map na talagang iniikot nila or naiipot nila ng NXPE. Unang-una, si Curtain Easy, hindi naman din sabihin natin na mobility, medyo beten siya, pero may team fight na kagad na nagaganap dito, penalty zone. At ngayon, si JP naman ay umaamba na nga rin lang. Pop yung kanyang putter Inferno, same with the Vengeance. Pero si James, 10% yung kanyang buhay, nakikipagsabayan. Si Curtain C, tumatakbo na nga rin. Maganda yung pagkaka-create ng distance yun. Hindi na alam ni H2 kung sino yung pupuntirahin niya. There you go, nakuha uncontested D yung Turtle at magandang simulato para sa Echo. Space, distance, and damage ang nabigyan niya ng Echo Proud against next week Evos sa last Turtle fight and take na yun. Dito natin nakita na si Trima na sustain ang dalawang member ng next week Evos sa laban. Pwede naman dito, bottom lane action, Trima hindi pa naaawat, si Donut ang naging target. That's a mega, that's a 4-0-4 on this Terezla. Terezla Natix yung rejoice. Pero ito naman, nakikita naman isang sustain, may yakap pa lang kanito Phobia. Ultimate, sinus buwan pa i-bouncing ball, pero sustain pa rin ni Trimar. Terezla still sustaining the fight na may TP pa. Trimar is returning back sa kota ng TP. Penalty zone back again, and Echo Proud sinusubok niyang kunin si Miko Phobia at sabi ni Zyda, sige na, akin na yan. Naibigay talaga, walang nagawa doon yung mga members din na next, even though nandun sila, siguro mga 3 steps behind na rin sila dito kay Miko. Mamaya makikita natin kung ano na bang items to. Bloodlust Axe, still, this is the 4 item of Isang Teresa na kailangan mo to sustain the lifesteal. That's a 20% spell bump onto this Teresa buff ngayon. So taking advantage of this, pero may nayakap dito na uy, na-deny mismo ni JT with that heavy spin back away from Mikophobia. Alam nila, nasasakit at sasakit itong si Donut pagdating ng late game. And actually, kung papasin nga natin, dapat 2 core items na rin siya dito. Kaya lang maganda yung pambabox out ng mga Brusco Bros mula dito sa Echo. And hindi makalapit actually yung next play Evos dito. Uncontested third and para sa kanila kung hulihin si Elpizo with that penalty zone. Pero makakapag-enhance sword siya pala yun. Kailangan makuha ni Mikophobia ng magandang set dito. Or either hatiin ang Echo Proud in taking this. First, nakikita natin yan, it's the map control. Naipit na naman si Elpizo for easy and outplay for the follow-up. That's the kill. At Echo Proud, bukang diretso pa, kukuha pa ng isa. Trimar bullying out Mikophobia. Walang iniiwan ng panahon pa hindi makapag-TP si Trimar. Trimar TP is back. Dito pa lang sa qualifiers ng IESF. Echo Proud, hindi makukompleto ang laban na walang TP. Pero sa nangyayaring freeze ngayon, Echo Proud is forcing Next Play Evos to contest this Luminous Lord. Dahil sa mga panahon nito, hindi makapagbigyan ng tamang damage ang Next Play either for Zyda. Kailangan mahuli si Zyda. Kaso kailangan din nilang tignan dito ang heavy spin ng JP na sa zone pa lang, may Trimar din na meron penalty zone. So what do you target now? Sa panahon nito, bullet for Next Play Evos para makabak. Sino dapat ang targetin nila dito? Actually, dapat nilang kunin si Curtain Z eh. Kasi again, ito yung sinasabi ko na parang ano no, parang isa sa mga key factor din kung bakit lumalamang ang Echo Proud ngayon. Yung damage output niya mula sa likuran, that Mystic Field na nakokontrol yung mga members ng Next Day and the Dawning Light. Sobrang katin yan, knowing na naka Lightning Truncheon and actually yung Lightning Truncheon isa pa sa nag-a-amplify ng damage din na meron itong si Curtain Z. And ngayon, sobrang hirap din kasing hulihin ni Zyda. Again, wala naman silang direct, sabihin natin na lockdown, para sa isang Fanny, kundi yung bouncing ball and Tyrant's Revenge at Tyrant's Rage lang. Kaya lang, ang hirap patamain nun sa sobrang dami mong pwedeng isipin na manggagaling o damage na manggagaling dito sa Echo Proud eh. Yeah, on to that. Good analysis. Look at the damage. Si Donut hindi malang nakasustain ng damage sa binitawan ni Outplayed. On to that ultimate. So walang marksman ang next pick is going to defend. 4-5 members ng Echo Proud ang present, pero nang penalty zone, hindi nag-miss.
Pero si Lucophobia, mukhang pwede, may mukhang pwede talon, pero hindi mo na nagtangka. Knock up onto 3 more. Oh, Burrito, mukhang nahihirapan niya ng next play para bawiin or dumipensa. Zyratini down El Piso. At nahihirapan na nga sila kung sinong itarget, but Echo Proud clearly winning and cleaning the battlefield sa game number 1 against next play team.